Yo, what's up mga kadakdak? This is Mike F and welcome back sa aking YouTube channel. Bale, ang topic natin ngayon ay patungkol sa isang artista na naging mala elevator ang pag-angat sa larangan ng showbiz at mundo ng YouTube. Tampok dito ang mga munting detalye tungkol sa kanyang buhay. Sasagutin dito kung paano ang kanyang naging buhay noon at kung ano-ano mga pinasok niyang trabaho bago pumasok sa mundo ng showbiz at pag-YouTube. Kaya halina at alamin natin ang isa sa pinakamatunog na pangalan ngayon sa YouTube. Walang iba kundi si Mariam Alawi o mas kilala sa tawag na Ivana Alawi. Pero teka mga kadakdak, at kung bago ka sa aking YouTube channel, ay click mo na ang tiny bell button para ma-update ka sa aking mga susunod na videos. Si Mariam Alawi o mas kilala bilang Ivana Alawi ay ipinanganak noong Disyembre 25 taong 1996. Siya ay isang aktres, modelo at social media influencer. Isa siyang inspirasyon ng mga nakakarami at inspirasyon na mahirap kung banggitin. Sa pagpasok bigla ng taong ito sa mundo ng showbiz at YouTube, ay madaming tao ang nasorpresa at nagkaroon ng katanungan kung saan nga ba siya nanggaling at kung paano ang kanyang naging buhay bago ang mga tinatamasa niyang tagumpay sa buhay ngayon. Pero alam nyo ba na matagal na natin nakikita si Ivana Alawi sa telebisyon? Si Ivana ay unang nakita sa telebisyon noong taong 2015 sa isang Filipino reality game show na ginawa ni Romel Gatchon na ang pangalan ay Starstruck. Si Ivana ay naging isang kalahok sa nasabing game show. At sa sumunod na taon ay nasundan ng acting job ang kanyang karera sa isang drama series ng GMA show na Magpakailanman. Ang lahi ni Ivana ay mixed ethnicity o halo. Ang ina ni Ivana na si Fatima Marbella ay isang Pinay at ang ama naman nito ay si Samir Alalawi na isang Bahraini Muslim. Si Ivana ay may apat na kapatid. Ito ay sina Hashim Alalawi na isang managing director at ang kapatid nitong si Mona Alalawi na isang artista sa GMA Network. Yung isang kapatid nila ay hindi pa pinapakilala ni Ivana. Ayon kay Ivana, mula sa panayam niya noon sa pagsali sa Starstruck ay namulat siya sa isang marangiyang pamilya. May katulong, driver at higit sa lahat ay meron silang malaking bahay. Dagdag pa rito, si Ivana ay nag-aral din sa isang British school sa Bahrain. Ibig sabihin, mula pa noon ay talaga namang may kaya na ang kanyang pamilya sa buhay. Pero syempre, gaya ng iba, bawat pamilya ay nagkakaroon pa rin ng mga problema at sigalot sa bawat isa. Namulat si Ivana nag-aaway ang kanyang mga magulang, hanggang umabot sa punto na naging tukdulan na ang pag-aaway ng mga ito. Kung kaya kahit nagdadalang tao ang kanyang ina noon ay napilitang umuwi sa Pilipinas para mag-umpisa ng mas tahimik na buhay. Sa gulang na pito ay nangulila na itong si Ivana sa kanyang ina. Ayon sa kanyang kwento ay merong isang beses na sinabihan niya ang kanyang ama na i-book na siya ng tiket papuntang Pilipinas. So yan mga kadakdak, sa parting ito ay mararamdaman natin kung gaano kalababal ang ating bida na si Ivana. Pinapatunayan lang niya na isa siyang mapagmahal na anak sa kabila ng kanyang pangungulila. At sa kabutihang palad ay pinayagan naman siya ng kanyang Arabong ama na pumunta sa Pilipinas. Si Ivana ay nagstay at nagbakasyon sa Pilipinas. Pero nung malapit na siyang umuwi ay na-realize niya sa kanyang sarili na mas maligaya siya sa Pilipinas kapiling ang kanyang ina. Dahil dito, hindi na umuwi si Ivana sa kanyang ama at ipinagpatuloy ang buhay sa Pilipinas kasama ang kanyang ina. Nung umabot si Ivana sa taon na 15 o tinatawag nilang teenage years ay natuto na itong magpasaway at sumama sa mga barkada. Na ayon naman sa kanya ay nawili lang siya sa piling ng mga ito. Dagdag pa rito, natuto siyang umuwi ng late at minsan ay umaga na ring nakakauwi. Ayon pa sa isang kwento niya sa isang panayam sa Magandang Buhay na isang programa sa ABS-CBN ay may isang beses dati na umuwi siya ng umaga sa kanilang bahay.
Ngunit sa kasamaang palad ay ayaw siyang pagbuksan ng mga pinto ng kanyang ina. Marahil ay napuno na ito at nais ng kanyang ina na bigyan siya ng leksyon. Kung kaya, pagbukas ng pinto ay itinapon ng kanyang ina ang mga gamit lulan ng isang malaking plastic bag kapareha sa isang plastic ng basurahan. So, no choice ang ating bida mga kadakdak, kundi ang umalis at maghanap ng matutuluyan. Sa pangyayari ito sa kanyang buhay, ay natuto siyang magbanat ng buto para maghanap ng pera pang sustento sa kanyang sarili. Pumasok siya bilang usherette, tagapamigay ng flyers at lumahok sa mga events para kumita. Dito, na-realize ni Ivana na hindi pala basta-basta kumita ng pera. Bagkus ay kailangan din talagang paghirapan ito. Gayunpaman, napinalaya siya ng kanyang ina mula sa kanilang bahay ay hindi ito naging dahilan para kamunghian niya ang kanyang ina. Kundi, tinake niya ito na isang malaking leksyon para maging independent at mas madiskarte sa buhay. Pinasok ni Ivana ang pag-aartista at mundo ng YouTube. Sa katunayan ay mayroong mas naunang YouTube channel itong si Ivana na may pangalang Maria G. At mayroon itong 6.4K subscribers sa kasalukuyan. Bagaman hindi ito sumikat ay hindi siya nawala ng pag-asa at ipinagpatuloy na muna ang kanyang karera sa pag-aartista. Si Ivana ay nagkaroon ng iba't ibang proyekto sa showbiz at gumanap na rin ng iba't ibang role rito. Kabilang dito ang pagganap ni Ivana bilang Rina sa Precious Heart Romance Presents Araw Gabi. Ginampanan rin niya ang karakter na Violet sa sitcom na Home Sweet Home. Ginampanan rin niya ang karakter na Amor sa ang probinsyano na pinagbibidahan ng sikat na aktor na si Coco Martin. At panghuli ay ginampanan rin niya ang karakter na Lolita sa drama series na Sino ang May Sala, kung saan ay nabingwit ni Ivana ang award na Best New Female TV Personality. Sa pag-angat ng kanyang karera sa mundo ng showbiz, ay nagkaroon siya ng comeback channel sa mundo ng YouTube sa pangalang Ivana Alawi. At sa kasalukuyan ay meron itong 3.59 million subscribers. Grabe no? Talaga namang putok na putok ang maladyosang kagandahan ni Miss Ivana Alawi. Pa-showbiz man o sa mundo ng YouTube. Pero syempre, ito ang naging twist ng ating kwento ngayon mga kadakdak. Merong pangyayari sa buhay ni Ivana na kung saan ay hindi niya makakalimutan. At yun ay ang pagkawala ng kanyang ama. Noong Disyembre 2018, habang nagbabakasyon ang kanyang ama sa Subic, at for unknown reason ay bigla siyang tinext nito na magkaroon ng salo-salo o bonding kasama si Ivana. Ngunit ayon sa ating bida, ay parang meron pa itong kunting tampo, kung kaya hindi po ang loob niyang makasama ang kanyang ama. Hanggang isang umaga ay nag-text ito sa kanya na siya ay nasa ospital dahil sa karamdaman niya sa puso. At syempre, dali-daling pumunta ang ating bida sa ospital. Nakita pa naman niya ito at masayang-masaya siyang sinalubong ng ngiti ng kanyang ama. Dagdag pa rito ay nagawa pa niyang makipag-picture kay Ivana nang nakaupo sa kabila ng kanyang karamdaman sa puso. Although alam niyang bawal ito sa kanya. At nung si Ivana ay lumabas para isangguni ang paglipat ng kanyang ama sa ibang ospital patungo sa Maynila, ay binawian na ito ng buhay makalipas lamang ng 15 minutos. Si Ivana lamang nakaabot upang makita ang kanilang ama. At sa kasamaang palad, ang kanyang ina at ang kanyang ibang mga kapatid ay hindi na naabutan pang humihinga ang kanilang ama. At yan mga kadakdak, natunghayan natin ang malateleseryeng kwento ng buhay ng isa sa pinakamainit, pinakamalupit at pinakamatunog na pangalan ngayon sa pag-YouTube na si Miss Ivana Alawi. Sana ay meron kayong napulot na bagong impormasyon mula sa ating kwento. Salamat sa mga nag-ubos ng kani-kanilang mga oras para lang matapos ang kwento vlog na ito. Hanggang sa muli mga kadakdak, paalam!